mo po aking ituturo ko kay paano po ayusin tong bumper na may konting gap katulad yan, oh. May mga ganyan, so yan, may mga ganyan, may mga gap. So ito kasi nangyari dito is nabangga to, so pumasok to sa loob. So ang gagawin natin, tatry natin yung best natin na ang gagawin, siguro akalasin ko lahat pati itong bumper, and then pupukpukin natin yung ilalim. Borgy, magandang umaga sa inyo, mga Borgy. So, nandun na naman tayo. Tayo mag-update sa aking channel. Ngayon naman po, aking ituturo ko kay paano po ayusin itong bumper na may konting gap. Katulad yan, oh. May mga ganyan. So, yan. May mga ganyan, may mga gap. So, ito kasi nangyari dito is nabangga to. So, pumasok to sa loob. So, ang gagawin natin, tatry natin yung best natin na gagawin. Siguro akalasin ko lahat pati itong bumper, and then pupukpukin natin yung ilalim para ito'y pumantay ng konti. So ang ginawa ko, tinanggal ko muna itong unang gang. Ang ginawa is tanggalin muna itong mga clips dito, and then pagkatanggal dyan is yung screw dito. Ito isa lang naman ang ka-screw dito, so yun, natanggalin natin yan para matanggal natin itong bumper. So yan, ganoon din kabilaan ito, ganoon din. Kaso ito medyo mahirap, tricky part. So I suggest na mas maganda tanggalin yung gulong. Pero ako, dahil meron akong parang screw na nabibend or na basta yung naliliko, pwede kong gamitin mo na rito. So yun, natanggal ko na screw rito. Yun, itong screw, tanggal na yun dyan. Yun yan, wala na, tapos ilalim. So, body tayo magbabalik. So yan, natanggalan natin yung pinaka signal light. So yun na. Yan. So yan ang itsura nyo. No? Kita nyo, parang pansin nyo lubog to, no? So siguro, the best way na gagawin natin is paluin natin palabas ng konti. Kasi ito yung pumasok. So yun. Yun ang gagawin ko. Tignan ko obra. So dyan na kayo, mga kabodji. See you later. Body, babalik. Okay, so ito, magitan itong hammer. Subukan natin, tupukin ng konti ito. So yan, i-test na natin, mga kabodji. See you later. Ito na progress.
binili ko na, no? Tapos sisipan ko na lang, no? Yung medyo umangat, in-adjust ko dito yung pinaka, ano, inangat ko lang. So, yun, tapos naging natin ang clips. Tapos ito, ganyan na lang yan. So, ano, ito medyo may gap pa rito. So, pwede naman itong iangat pa ng konti. So, yun, tingin ko naman eh. Tingin ko may konting progress. May konting, ano, tawag dito. Ayos naman siya ng konti, naangat natin. So, yun, sige, mabalik tayo ulit. So, although medyo tumakas na siya, so ito yung pinaka-click niya. Nakakita niya yan, dapat kasi kawasak yan sa loob eh. So, tutulak ko na lang siya ng konti. Kasi ito medyo ayos-ayos na naman yan, pumasok na. Tapos ganyan na mangyayari. Yan yung part niya na. Although may gap pa rin dito, so hindi ko alam kung paano gagawin dito. Siguro is... medyo ayaw ko kung pukpuk to. Pero siguro okay na yan kasi ito mamaya papakita ko sa inyo yung finished product niya. So basta pukpuk pa rin tayo ng konti ulit dito. So, see you later. Oh boji, balik na natin po. Pakita ko lang sa inyo yung naging progress. Okay, so yun. Pansinin nyo, no? Kita nyo naman, ha? O, pansinin nyo, pantay na, no? Sisikipan na lang natin yung bandang gilid nyo. Ito, medyo umangat lang ng konti. Pero, sinin ko, pwede na to. Kasi hindi naman masyado malaki ang mga. So, hindi talaga natin mag-perfect. Ang mga ka-perfect nito, yung mga talagang gumagawa. Ito, actually, pwede ko pa ito iangat eh. Andito lang naman ang ano yan eh, technique yung isa doon na sinasabitan. Naangat lang yun. Para nakasampa lang siya. So, yun. Yan po ang progress. So, napakita ko ulit sa inyo yung pinaka-final. See you later. Meron lang tayo napansin na. So, ito. Pantay na pantay, diba? Okay. Walang setting. Pero pag tinigil sa kalila, medyo lubog. Okay, ayan, may dilubog siya ng konti. So, ang gagawin natin, mga body, kakalasin na naman natin, ha? Okay, kailangan, binakso na natin, gawin na natin. So, magpapalo pa ako ng konti dito sa bandang ilalim dito. Para lumabas, pumasok, lumabas ng konti ito, ano? Side niya. Body, so, yun na, ang aking finish product. So, sisikipan ko na lang yan. So, medyo, pasok na lang natin mamaya yan. Ayan, pansinin mo, ha? Oh, di ba? Di ba? Sangat na. Oh, yeah. Dikit na siya. Oh. Dikit na siya nga, Boji. Yeah. Ayos na, yun. Yeah. Okay. Tapos ito, pantay na rin dito. Oh, pinaya ko rito. Kasi dito, pantay na rin siya. Oh. Yun, ito na lang. Medyo konting push na lang ito. Yan. Kasampa ko na lang naman siya. So, yun, mga Boji. So, mangyayari na lang, i-scrollan ko na lang doon. Tapos that's it. Ito dito sa gilid. Screwan ko lang. So yun. Yun lang mga ka-Borgie. So dyan po nagtatapos ang aking tutorial para sa pag-ayos ng bumper. So, para sa mga gap. Gaya nyan. Ito medyo umangat pa ito ng konti. Pero okay na yan. Kasi hindi ko pa naman napapasta na i-clips. No? So yun lang mga ka-Borgie. See you later. Sabana ko mga ka-Borgie. So ayos na. Nakabit ko na yung ano. Master. Tapos ito na rin, ano na rin natin to, yung mga ibang parasin na dito, clips, okay na siya. Sarado ko na, para makita niya, progress. So yun, no? Okay. So yun, no? Tingnan niya, mga kabogi, no? Ayos, ano? Yan, nice na. So yun lang, mga kabogi. So, siyempre, kailangan natin mag-checka ako tayo ng DIY para mag-ana tayo sa kumbayad tayo. At wala akong magawa ngayon, eh. Ito holiday. So yan, pantay niya, ha? Okay, so yun.
Sa mga aboji ha, huwag lang kayo makakalimot na mag-subscribe sa aking channel at paki-like na rin sa mga may natutunan dito sa tutorial na sa to. Tanong lang kayo kung ano mga pwede nyo pang tanong. Huwag lang alam at huwag makakalimot na mag-subscribe. Bye-bye!